Itong senatorial survey. Ako lang, ha? Kung hindi nyo puna-puna, ako ay parang napansin ko rito sa mga ibang survey, number one si PRRB. Dito sa survey na to, wala. Ha? Tingnan nyo, niwala si PRRD. Number one si Erwin Tulfo, number two si Bongo, Tito Soto, tapos Amy Marcos, tapos si Bato, si Pia Cayetano, si Isko, si Ping Lacson, Bong Revilla, etc. Francis Tolentino, yung mga kaalyado ni PRRD pasok. Pero si PRRD himself, wala. Medyo nakakapagtakalan. Again, hindi ako nagbibintang dito. Ha? Pero para sa akin, kaduda-duda. Sige, pagpalagay natin, bakit nga si Bantag wala sa survey? Okay lang yun kasi sa lahat naman ng survey, hindi pa pumapasok si Bantag. Hindi natin alam kung para sa mayayaman lang ang survey. Hindi natin alam. Pero yung number one si PRRD sa isang survey, tapos sa ibang survey, ni hindi man lang siya kasali. Ito ba ay isang obvious na pamamaraan na nagsisimula na ang mind conditioning. Kino-control nyo na yung tao. Actually, may narinig pa nga akong isang vlogger eh. Hindi ko nasasabihin. Kasi kawawa na, bugbog sarado na kay Sas eh. Siya, naniniwala siya di umano dito sa survey na to kasi talagang tinamaan si Sas ng problema nang binabato sa kanya ng confidential funds. Ganon. So, ganun na ang atake. Alam mo, pansinin mo. Pansinin yung mabuti, ha? Yung mind conditioning. Tapos, obserbahan nyo yung mga vlogger nila. Especially yung mga nasa top tier. Pag inobserbahan mo, iisa tono, confirming the survey. Ang palabas nila dahil marami ang ayaw sa China. I therefore conclude, kaya sila bumaba sa survey, kaya sila nawala sa survey. At ang tono niyan parehas. Pansinin niyo sila. Kaya nga sabi ko, etong mga ito talaga. Kunwari, pababanatang konti si speaker. Pagdating sa huli, kinarga na. Di ba ganyan lang din na sinabi ko nung kay Attorney Roque? Nung si Attorney Roque hindi pa bumabaligtad ng todo, pupuri, kunwari babanatan, tapos pupurihin sa dulo. Kaya watch out for this. Ito na ang kanilang mind conditioning. Wala na ang Duterte, bumababa na ang mga Duterte, wala na silang galamay ng Duterte, at yung kanilang pagiging oposisyon ay hindi na nila kayang mapanindigan kasi mahina na ang karisma, mahina na ang magic. Sinabi po yan ng isang dilawan, kinonfirm ng isang pulahan na vloggers. Papansinin nyo, again, yung kumpas, parehas na. Confirming the survey. Kaya nakakatakot po. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Mag-iingat kayo sa galawang ganyan. Kasi yan na po ang idudulo nila. And in my opinion, may kamay po dyan si Romualdez. Tatandaan nyo ha, may i-discuss ako sa inyo. Napakalaki ng motibo sa pagkilatis
sa sinasabi ng isang tao. Bagamat hindi ito ay black and white, pero malaking bagay yan. Yung motibo. Tingnan nyo po, magkoconnect-connect yan. Mamaya may ipapakita ko sa inyo. A very good example ng dahil sa motibo na booking. Mamaya po. But for now, ito tingnan ninyo. Lahat ng yan para sirain ang plano ng mga Duterte kung sila man ay nag-iisip maging oposisyon. Alisin ang loob ng mga DDS. Sabi pa nga nitong vlogger na ito eh. Again, di ko na siya babanggitin kasi bugbog, kawawa na kay Sas. Bugbog sarado dun sa babaeng si Sas. Kalalaking tao na bugbog. Eh ganito yan. Sabi pa nga niya, kawawa. This is not his exact words, pero parang kawawa naman ang mga DDS. Wala na. Parang ganun. So, kita nyo ha. Yung mind conditioning ng kanilang tactician, ng kanilang kumukumpas, yun. To discredit the strongest name. Una pa lang yan eh. Una pa lang, katatapos pa lang ng eleksyon, alam na natin ano ang matunog na pangalan bukod sa Marcos. It's Duterte. At ano sinasabi natin dati? Habang palapit ng palapit ang eleksyon, bibirahin ang pangalan Duterte. Pahihinain ang pangalan Duterte. Ngayon, lumalabas na. Importante yan. Para malaman mo ang motive ng isang tao, I will keep on repeating this. Time will reveal. Nandyan ako, ganyan ako kumilatis ng tao eh. Pattern. Tingnan mo ano ba ugali ng tao. Ano bang pattern nito? Ito bang vlogger na to, pababali-balimbing? And then time will reveal. Importante yan. Kasi ang isang tao, madaling magsalita ng, ay, susuportahan kita. Malalaman mo lang kung talagang susuporta yan in time. Magkakaalaman pag pinadaan mo na yan sa oras, sa time. Kasi madaling magsalita sa simula, tingnan natin kung kayang tapusin. And here we are. Nangyayari, pababagsakin ng Duterte. That's the main plan. Niniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabatok Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawi pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4 at kalahating taon para makabawi. No? Pero, ganun pa man ha, bagamat bumabanga ang lahat. Sabi dito ni Sean Sanpay, Coach Oli, may mga trolls pumasok sa pro-Duterte vloggers. Kunwari sila'y DDS, yun pala mga pulahan at dilawan. Dati na yan. Election pa lang, ginagawa na nila yan. Kaya yung kamay, ramdam na ramdam ko eh.